to Smart Omega Neos is up ahead 1 point against dito sa TNC Neo. Matatapos na ba ang serye o magpapatuloy pa tayo sa kauna-unahang Game 3 ng MDL Philippines? Napakabilis ng araw, no? Oo, unang araw ng MDL, week 1, day 1, nasa huling serye na tayo na match point pa. At possible na huling laro. At possible na huling laro. Malaking possibility, especially since medyo sugal ang lineup ngayon ng TNC. Oo. Pero kanina, sugal din naman yung ginawa ng Omega. Ay. Pero gumana. Omega, etong TNC Neo tsaka Smart Omega Neo, may tendency talaga na sumusugal yung mga lineup. Oo, tsaka nakita ko na yun, nasa pangalan nila, Neo New, they are trying something new. Ay, it all interconnects. Kaya pala nag-connect, nag-connect the dots na naman kami dito ni Joshy Cakes. Kaya naman ngayon, makikita natin ang Smart Omega Neos. Again, going back to the same strategy nung game number one. Start off lang, very disciplined lang, slow phase. Same. Tapos biglang bulusok. Same yan kanina eh, no? Na parang, okay, let's do our job muna, kapaan muna. Gawin natin mga kailangan natin before we have the momentum or hintayin natin sila magkamali katulad niyan. Banting, may ejector doon. Zone, ginagawa talaga ang kanyang trabaho, no? Nag-zone lang muna para hindi maka-invade ang TNC. Kailangan na kailangan talaga ng TNC ngayon invade si MP The King. Ayaw nilang bigyan ng early power spike ang Lancelot. Nabanggit mo na early power spike. And Lancelot is one of those assassins na kapag binigyan mo ng space, binigyan mo ng too much time to get his core items. I mean, magulat ka na lang. Knowing ganyan pa kalalambot ang kalaban. Oo, tsaka if you're TNC Neos, ayaw mo bigyan ng space si MP The King. Pero at the same time kanina, napigyan ng space si West. Kaya sumobrang sumakit yung Harith na naka-purify pa. Kaya wala talaga silang magawa. Kumbaga, na ano eh. Oy! KLVJ naman eh. Hindi pa kami tapos sa aming mga thoughts. Nag-first blood ka na. Well, libreng-libre pa yung turtle na yon. I mean, naipit na nga doon si Banting sa loob ng real world manipulation to the point na no question of commitment. Diba? Kahit mag-isa to, bibigyan ko to. Sabi ni KLVJ. Masakit, no? Akala ko nga medyo tatandaan natin na nerf pa tong Eve na to, ah. Eh, malambot din kasi talaga. Oo. Malambot din ako nga. Malambot kadita. Nga sa Banting. Kumbaga, bumabalik tayo dun sa point na yes, you have the damage, you have the burst capability, pero still, you are squishy. Kasi hindi naman lahat binibigay eh. Tsaka medyo nangapapa si Banting kasi kanina, coming from a tanky roam, ngayon medyo squishy roam na siya na may burst capability. So, baka kaya nabigla siya sa damage na meron ang isang KLVJ na Eve. Tsaka, pag dinala mo nga naman ang Sirena sa mga between, mahirap. Tsaka mahirap magpasayaw ng Sirena, alam mo bakit? Bakit? Wala silang paa eh. Di ba? Hindi mo pwede pasayawin ang Sirena sa dance floor. Bagay, tama naman. Pero ngayon, ginamit na nga yung Ultimate Snipe para tumingin. Kung may mga tao pa sa paligid, pero nagkakapalitan ng ha? Spear of Despair versus Ultimate Snipe. Parehong masakit. Oo. Pero alam ng both parties na possible may nag-aabang. West, sobrang ingat niya lang. Alam niya na si Banting, kapag na-petrify siya na ito, paalam. Paalam nga talaga pag na-petrify. Pero ito, it's gonna be a 2-on-2 sa top, pero 2-on-2 din ata dito sa bottom lane. At look at that flicker in, coming in from Crown sa gitno, mapapasplit, split. Pero MP The King ngayon mukhang pinapaikot ang laro dahil si Kid ay mapapatumba. Isama mo pa si Crown. 2v2 sa baba at ang nanalo ay ang Smart Omega Neos, mga kaibigan. And again, you don't wanna give that to a Lancelot. And looking at it, hindi pa sila tapos kasi zone 4. Oy! Oh my! Grabe yun. That's 2 resources expended para sa TNC. Nag-flicker out pa yung Farsa. Pero naabot pa din. Naabot pa rin and ng dance floor. And nakatakas pa si KLVJ dun sa threat. Oo. So, ibig mo sabihin, pag pinasayaw ka ng tita mo sa dance floor, wala kang takas, wala Josie talaga. X. Wala talaga. Mo 4 minutes and 33 seconds out of the clock. And 2,000 gold lead for the Smart Omega Neos. Ito yung kaibahan. Complete difference of what had happened kanina. Oh. Pero makakatakas naman si Banting. Okay, it's another resource expended on Omega. Wala ngayon ang unstoppable force. Pero nasa kanilang lead, pati na rin ang early control para sa Lord Pit. Mm-hmm. Turtle Pit pala. Turtle pa lang. And again, TNC Neo, meron silang late game potential. This is a Leslie. This is a Farsa. And the rest of the members of TNC Neo is tasked to survive
the early game and the mid game. Approaching the 6-minute mark, Turtle again, position ay hawak ng Smart Omega Neos. Kailangan lang talaga ng TNC na okay, pumalag tayo kung kaya. Tignan natin, energy eruption na gamit doon para si MP The King makakawala, pero merong knockout na magaganap. Kid with that retribution play, pero yung dance floor na labag, Kid makakatakas at mapapaikot pa dahil si MP The King ang tutumba. Crown ngayon, sinasabunutan ni Sagit no zone, pinato si Crown at bumawi muli ang Omega Neos. Sakto pa kay West na punta ang kill. Sinabunutan na tapos binato pa. Oo. Yung bandang dulo, sisibatin ka. Ang hirap nun, men. Ang daming pinagdaanan. Men, una pinasayaw sa dance floor, tas sinabunutan, tas tinusok ng spear. Ouch. Si Crown pa yun, ha? Si Crown na mismo, Crown na para sa ulo. Oo. Siya yung sinabunutan. Oo. Parang maano yung mental fortitude mo dun. Nako, nako. Yun pala yung strategy. Pag malakas yung mental fortitude ng isang tao, sabunutan mo! Kaso nga lang ngayon, mapipilitan si Banting na mapa-rough waves palayo at para makatakas dun sa sitwasyon. TNC Neo right now, still at a deficit of 2,000 gold. Pero kaya to eh. Tumatagal lang laban. Oy. Pumapapurt sa kanila yan eh. Nanakaw nga nila yung Turtle eh. Tapos nakuha pa nila yung kill up kay MP The King. So alam natin, compared sa unang game, nakakabawi sila. Oh, hala ko naman, gagamit ng Petrify. Alam ni Banting na hindi worth it gamitin yung Petrify. Nakaya nila basagin yung bottom lane pa rin eh. Oo, kaso nga lang, nandito na yung tropa. MP The King going in, may papuncture ba? Pero mukhang hindi na. Disiplinado. Talagang cleaner lang niya yung minion waves. Alam niya rin kasi na possible pang may mga nakatago. Mas lalo na Johead. Mm-hmm. Ang daling rumespo ng Johead. Isang unstoppable force lang. Pwedeng-pwede ka na niya iba to. Kaya ngayon, tinan mo naman. Posisyonan doon sa Pixel Bush. E nag-aabang tatlong miyembro ng Smart Omega Neos. May concealed play. Tatakbo. Naghahanap ng target. At mukhang yung babang bahagi ng mapa. Eto na, unstoppable force. Pinetrify pa si Mira pero makaka-flicker out. Iba yung nabato. Ni Zone, nabato niya doon si Westa. Buti pero, na lang, na-secure nila yung kill. I mean, naiiwan nga lang si Kid doon sa top lane. Pero, in return for Smart Omega Neos, kumuha din sila ng turret sa bottom lane. Ngayon, MP The King, mukhang mapipilita siya gamitin yung kanyang ultimate. Pero, hindi niya na kinailangan yon. At ang bilis ng turtle take. And it's not just a turret na nakuha nila. It's a crucial kill up against Mira na may true damage na masakit mamayang late game. Oo, oh, kumbaga, eto, pigilan na natin na lumakas pa. Oo. Ito yung sinasabi nila na know your favorable trades. Oo, medyo may iwan nyo doon si ano si Paquito, pero pag mamaya, pag sumakit tong si West, tas walang palag si Mira. Ay, grabe naman. Ay, sure sa Omega mapupunta ang laro. Pag ganun nangyari. Sobra naman si MP The King doon. Mm-hmm. Nakita mo ba yun? Nakita ko na naman yung fast hands eh. Oh, alam mo, minsan namamangha, hindi ako namamangha sa kamay niya eh. Namamangha ako sa mga mata natin na nasasabayan natin yung bilis ng kamay ni MP The King. Oh, doon ako namamangha. Pero grabe ah, yung map awareness niya na, alam mo yun, yung kapag kasi Lancelot user, wow, Lancelot user. Wow, Lancelot! Medyo ako lang yun ah. Sige nga, patingin ng combo. Paano? Wala. Oh. Ano? Isang dash lang ako. Pero speaking of dash, ito rin unstoppable force. Mukhang di na talaga mapipigilan pa. Unstoppable force ejector combination. Pero teka lang, may petrify. But the breath of the ocean na naganap. A 1-for-1 trade. Pero para mas crucial ata yung nakuha ng TNC. Dahil West was finally brought down. Ooh, a gold lane kapalit ng mid laner. Pero eto ah, 53 seconds bago na mabas yung Lord. At Smart Omega Neos, meron silang hawak na kalamang, it's 4,000. And yung mga items na pinakita kanina, it's enough. Kaya nilang sumabay doon sa damage output. Oy. And hindi lang yun eh. Meron silang insurance eh, which is etong Z-Zone. Yung setup na kaya niyang ibigay, and at the same time, etong bush strat na ganito. Si Kid, pwede mabigyan to. Ito yung maganda pag isa kang Johead eh, na medyo nakakalamang kayo, andali mong mag-check bush, andali mong mag-ganyan, pumuesto ng ganyan. Mm. Sobrang favorable yan para sa team nyo pag nauuna yung roamer nyo sa mga bush na pwedeng dumaan ang kalaban. Pero, ang magiging sagot ng TNC Neo is yung ultimate snipe coming from Mira. Ah, kasi kahit invi sila, makikita ng ultimate snipe. Baga, siguro, ano yan eh, nag-i-spam yan ng ultimate eh. Mm-hmm. O teka, nag-i-spam ako, walang ano, walang tao. Walang nakakagatan. Hindi siya ginagamit sa pang last hit talaga yun, no? Pang vision. Pang vision. Pero ang mission na Smart Omega Neos ay kunin itong Lord na to at sa Popol Force, grabe binato! Pero malayo dito si Kid, walang makakaretry sa side ng TNC. Pero Omega, nakuha na ang Lord.
Lalaban pa kaya sila? Ang daming resources expended on TNC side. Wala na yung Feathered Airstrike. At mukhang mas agresibo pa sila si Banting. Munti ka na doon. Alam mo yun, the moment na nagagamit mo yung mga resources mo para makatangas, pero sigit na nga mawawala for the side of TNC Neo. Look at the West. Nakafocus lang sa goal. Gusto nilang tapusin yung laban. May nagmamarcha pang Lord dun sa bottom lane nila. And going back to what I'm saying a while ago is that kapag napapwersa kang gamitin yung mga bagay na di mo dapat gamitin, may mali na doon. May mali nga talaga doon. Mas lalo na pag mali pa yung timing ng paggamit mo sa mga bagay na yon. Pero teka lang, real world manipulation to zone out Mira. Ang sakit ng Thorndrose. Naka-flicker out. Pero yung Tore, mapapatumba. Energy eruption laban kay Sagitno. May kasama pang TP! Nabilang natin yon. Mga apat yata yon, pero sa Gitno and the rest of the gang ay aatras muna at babalik. And mind you guys, nakapagtunak sila ng inhibitor turret nang hindi pa pumapasok yung Lord. Muntikan na yon. Ang ganda na sana ng knockup kay MP The King pero alam ng TNC na they can't risk all the resources sa isang tao, especially since ang daming wave, ang daming minion wave na pwedeng tumapos na ng mga inhibitor turrets na natitira para sa TNC. Gusto ko sinabi mo na kailangan yung resources nila ay magamit nila to its full potential nang walang nasasayang. Mm-hmm. Even yung mga passives, even tulad ng passive ni Banting, hindi dapat masayang yung talasophobia niya sa mga bagay na hindi dapat pagsayangan nun. Kaya naman ngayon, Smart Omega Neos mukhang kakatok lamang at hindi sila tutuloy. Kasi alam nila na may kakayahan tong TNC Neo with the damage present. I mean, this is still a force. Kaso nga lang, Epi the King baiting out something. Hindi lang yun showcasing of skills. Tinatry, may strategy talaga ba't ginawa ni MP The King yun? Nag-try siya mag-bait out ng resources from TNC kasi napakataas ng clear potential na meron ang TNC katulad niyang Feathered Airstrike, pero si Banting nanganganib ang buhay dito. Sino kaya tatry niyang hulihin? Pero unstoppable force to Mama and Banting will fall down, pero si Mira nakaka-free hit dito. Pero not for long dahil the real world manipulation will be casted. Eto na, it's gonna be a 5-on-3. Ngayon, lima pa rin sila laban sa tatlo. Kaso nga lang, again, disiplina. Disiplina, disiplina. Huwag tayo magmadali. Dahil mamaya pwede na nating tapusin. Yun yung sinasabi ng Omega Neos. At may paparating pa na Lord in 25 seconds, Joshy Cage. So, kumbaga, i-sure na natin to. Sure na, sure win na. Kumbaga, huwag na tayong masyadong magmaasim. Oo. Diba? Alam natin na kaya talaga nila Pag mamali ka lang ng isang posisyon, it's almost parang babaliktad lahat Kayang bumaliktad kaagad, no? Isang beautiful, miraculous play lang coming from TNC. And now, parang kailangan din talaga mag-contest ng TNC Alam nila na when it comes to retry battles, may palag sila. Siyempre, pakita din yan. And kanina, nakita natin na nakaagaw sila. So, hindi malabo na magta-try mag-contest ang TNC Neo ngayon. Hindi sila aware sa posisyon ng TNC Neo doon sa may bandang top. Kaso nga lang, eto yatang si Sagitno ang mabibigyan. Pero merong unstoppable force din laban kay Kid. Kid nanganganib ang buhay. Nakuha na ni Lord at makukuha pa nila si Kid. Killing spree coming in from West. That play na meron sana ang TNC na paikot dahil si Sagitno ang nag-check bush. Oh my! Bigla pang mawawala etong si Mira doon sa equation. Look at MP The King with the luxury to do this and that every single time. Oh. I mean, pinapasok na lang niya na wala na siyang iniisip dito. Parang in or out lang katulad niyan. Crown once again, mapapatuba ni West. Real world manipulation para lumayo si X-Shocker. At eto na ang tower lock as Omega Neos sweeps the series. The pattern remains unbroken. Sinimulan tayo ngayong araw.